sopas. Tikman nyo, siguradong masarap yan. Heto naman ang kanin. At maya-maya ay gagawa ko naman kayo ng quesadillas. Napakarami ng inihanda ninyo. Sige, kain na bago pa lumamig yan. Sabi ko na eh, umasa pa ako. Makakalimutan din pala ako. Madali lang talagang magbitiw ng pangako, pero napakahirap nitong tuparin. Heto na nga pala ang pagkain para sa aso mo. Siya nga pala si Pulgoso, pakitandaan lang. Espesyal ang pagkain ng aso mo. Binili pa yan ni Manong Josefina sa bayan para lang sa kanya. Mukhang napakasarap nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pagkain. Kain na, Pulgoso. Kain na. Iniwan niya ba ang phone number niya sa'yo? Oo, pero wag mo muna siyang tatawagan, Renato. Bakit naman? Pagdating sa anak mo yan, medyo madali kang bumigay. At problema yun. Dahil baka sabihin mo sa kanyang tungkol sa asawa niya. Ang balita ko, wala na siya. Ang sabi ni Choi, dinala siya sa Mexico ni Padre Porres. Kawawa naman. Kasalukoy pa man din buntis. Pagkatapos, may iwan pa siya mag-isa sa Mexico. Talagang napakahirap ng lagay niya. Dumala pa ang lagay niya. Ay, yun ang bagay sa kanya. Malaking pagkakamali, nagkagustong gaya niya kay Serio. Angelica, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nakuha ni Marimar ang bracelet na yun at ang mga kwintas. E di, kinuha niyang patago. Dahil ang alam ko, ibinigay niyo sa kanya ni Antonieta ngayon bilang regalo sa kanya. Iniwanan ka nila na mais, kaya huwag mong kalilimutan kumain mamaya, Matcha. Pagising ko mamayang umaga, dadalawin kita kagad. Kahit na mag-isa ka lang dito, hindi ka dapat mag-alala. Kahit hindi tayo magkasama, ikaw lagi nasa isip ko. Sa pagtulog ko, ikaw pa rin ang napapanaginipan ko, Matcha. Nakakain na ba lahat ng mga kasama natin, Prudensya? Opo, yung wrestler na lang wala dito. Pero dahil lagi naman siyang gabi umuwi, iniwanan ko na lang siya ng pagkain sa mesa, tinakpan ko na lang. Pumasok na yung pare sa kwarto para matulog. Si Belia. Pinuntahan ang manok niya sa taas. Kailangan niya raw kasing mag-goodnight dun sa inahin. Ay, mukhang mahal na mahal niya ang manok na yun. Magluto ka ng sinabawang gulay bukas dahil gustong-gustong kainin niyo ni Padre Porres. Siguraduhin mong masarap ang sabaw, Prudensya. Huwag mo kayong mag-alala, mana. Sisiguraduhin kong magiging masarap ang sabaw ng ulam natin. Uy, 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 uy. O siya. Bukas na lang ulit, ha? Magpakabait ka lang dito, ha? Bukas pagising ko, dadalawin kita agad gaya ng pangako ko. Ha? O sige, matulog ka na. Tulog na. Sige, ha? Halika na, Pulgoso, tayo na. Tama, kaya nila din nalang manok na yon. Sa sarap nun, sisip-sipin nila pati mga buto. Alam ko. Alam ko. Mukhang enjoy na si Serio. Sandali pa lang, pero mukhang magkasundo na sila. Aba, oo nga. Sana nga magtuloy-tuloy na yan. If you want, pwede tayong pumunta sa apartment ko. What do you say? Lalo pang lumala ang sakit ng ulo ko, kaya pasesya ka na. Mali ang inisip mo sa akin, okay? Oo, dati mahilig ako sa babae. Pero ngayon, di na gaya ng dating pagtingin ko sa kanila. At isa pa, imbis na mahalin ng lahat, isa na lang ang mahal ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, iba ang mga alas na binigay namin sa gusgusing babaeng yon, at iba rin ang mga alas na kinuha niya rito? Sandali nga, Renato. Nagdududa ka ba sa akin? Para kasing hindi normal ang mga nangyari pagkatapos. Bigla na lang umalis dito si Antonieta pagkatapos ng pagnanakaw. At para bang iba na ang kills niya. Kaya siya umalis ng biglaan dahil nalulungkot siya. Babalik yun dito pagkapanganak ko. Sana nga totoo ang mga sinasabi mo. Dahil ayokong usigin ang konsensya ko dahil sa pagnanakaw na yon. Pero inurong na natin ang demanda, Renato. Napakabait na nga natin dahil higit pa doon dapat nagdinanas niyang parusa. Natuwa naman ako at sa'yo pa mismo nang galing na iurong na ang kaso. Ay, pinagnakawan man niya ako. Nakakaawa pa rin siya. Hayang akala ko inosente siya, yung pala demonyita. Isa lang siyang babae na kulang sa edukasyon at paggabay, Angelica. Eto bayad, salamat. Walang anuman.
Sobrang lambot nitong kama. Kapareho nito yung kamang tinutulugan namin noon ng asawa ko sa asyenda. Bakit ba bigla ko nilang siyang naalala? Mukhang haba ang tulog ko nito. Ay, nakakalungkot naman. Magkasama tayo habang nag-iisa si Macho sa itaas. Baka naman pwede rin akong makahiga sa napakalambot na kamang yan, Marimar. Halika, Pulgoso. Tara, gusto ko tabi tayo matulog. Heto na, nanginginig pa. Eh, magsasara na ako ng gate, ah. Kailangan ko lang po ng gamot para sa sakit ng ulo. Ay. Laki-laki talaga ng kamay mo, Pulgoso. Kalimutan ko namang sabihin sa driver na idana ko sa butika. Sandali lang, Pulgoso. Sandali lang. Makinig ka. Kung dalawa po, mas maganda. Sobrang sakit po ng ulo ko. Hindi ang boses na yun. Totoo ba to? Kilala ko ang boses niya. Boses yun, iseryo. Senyorita Esperanza. Dumating na po ang pinadala ng agency para maglaba at mamalansya. Pwede ko siyang papasukin para makausap. Anong nangyayari? Sandali, Iha. Halika dito. Bakit ka nandito? At sino ka? Bakit nandito?